Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa mga kagawad at kapitan sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. At kagaya nga po ng nabanggit natin kanina, ang atin pong last segment ay pag-uusapan naman po natin ang mga latest updates po tungkol po sa BSKE, national and local elections, at pati na din po sa calendar of activities ng COMELEC. Ngayong Setyembre po mga kabarangay ay marami po kayong makikita ang political parties na magtataasan po ng kamay ng kanilang mga kandidato sapagkat pumasok na po tayo sa calendar of activities ng 2025 national, local, pati na din po ng BARM elections. From September 1 to 28 ay ito nga po ang period to hold political rallies or conventions by political parties. Mm-hmm. And to select and nominate candidates. At pagkatapos po, by October 1 to 8 ay filing na po ng certificate of candidacy. Ayan, wag na ho kayong magtaka kung kasi sabihin ninyo wala ano ba, wala pang nagfa-file, no? Pero nagtataasan ng kamay. Partisan political activity po yun. Hindi po tayo non-partisan ngayon. At yung mga political parties like Nacionalista, meron hong liberal, mga ganun-ganun po, meron ho yung partido from senator down to councilors. Diba? Mga party-partido yan. So, wag na ho kayo magtataka kung yung mga nino-nominate nila na kanilang mga magiging kandidato, magtataasan na ng kamay yan, magkakaroon na ng mga political rallies. At usually, ganun naman talaga pagka national and local elections. Yan ho yung unang hirit nila eh, bago sila mag-file ng kanilang candidacies. Ngayon, September, hanggang September 28 po yan, marami na ho kayong makikita. In fact, marami na rin kayong makikita ang mga tarps, mga greetings, mga kung ano-ano. Hindi rin naman pinagbabawal ng COMELEC kasi nga partisan political activity ngayon at sa sinabi na ng COMELEC in Quintos versus sa COMELEC na walang premature campaigning po na magaganap ngayong eleksyon ngayon, darating na eleksyon ngayon. Yun na nga nakakalungkot dyan, Kags Butch, kasi syempre mga kabarangay natin, una sa lahat, nung last barangay NSK elections is naging mainit na usapin ang premature campaigning. But this time around, wala po tayong premature campaigning because of the rulings na naging like yung sa Piñera and all. So meron silang legal basis talaga na pagbabasehan ngayon na habang sila po ay umiikot, malayang umiikot actually, at nagpapakilala na sa kanilang mga lugar-lugar, sa kanilang mga barangays, actually, advantage to, Kags Butch, sa ating mga incumbents. Mas lalo natin silang makikita at mararamdaman. At malamang, during this time around na maraming binaha, marami rin tayong mga officials, at the same time, yung mga kandidato na, actually, hindi pa kandidato, mga plano na tumakbo bilang local man yan or national, umiikot na at nagbibigay na ng kanilang mga tulong sa ating mga kabarangay para naman kahit paano maibsan yung kanilang paghihirap sa nararanasan nilang sakunasa ngayon. Pero ang nakakalungkot kasi talaga, Kags Butch, eto na nga, meron ng mga nagaganap na political rallies. So, ang tanong ng ating mga kabarangay, gaano ba kahalaga na meron kang partido? Lalo na sa lokal, sa national. Kasi pagdating sa barangay, wala tayong partido, non-partisan tayo, kanya-kanya tayo, independent tayo lahat. Pero pagdating po ng local and national, political parties matters. Kaya napaka-importante na may kona kayo dahil isa rin yan sa mga tutulong pagdating naman sa eleksyon. Medyo malalim na usapin yan mga kabarangay at siguro mas magandang gumawa na lang ng ibang episode para mas maipaliwanag natin yung importance ng political parties higit sa lahat, lalo na dito sa Pilipinas. Kasi napakarami po nating political parties at dapat alam din nating mga kabarangay, ano ba ang ibig sabihin ng political party? Ano ba ang kanilang mga ginagawa?
Or ano ba ang nakapaloob sa kanila? Bakit may ganito tayong mga partido? Bakit sobrang dami? Kasi sa US, hindi naman ganun. Kags, napakasimple lang doon, di ba? Hahatiin lang natin Republican or Democrat, di ba? So, dito sa Pilipinas, napakarami po talaga. And given the fact na isa sa mga bagong sibol na partido na kung saan ang ating presidente ay nanalo sa kanyang pagkakandidato bilang presidente, ay yung bagong-bago na Partido Federal ng Pilipinas, which is PFP. Na ngayon, eh marami na pong mga alliances together with other national parties. Actually, nakakalito na nga eh. Hindi ko na... Opo, sa dami po ng mga partido. Kasi, hindi nila inabot yung panahon kung matanda na po kasi tayo. No? Pero nung inabot ko, dati, nationalista, liberal, at saka... Lakas. Hindi, yung 70s pa. Ah, sorry po mga barangay, hindi pa KBL, tayo buhay. KBL ng tatay ni BBM. Yes. Kilusang bagong lipunan. So, yun ng mga contending. Tsaka noon kasi may prinsipyo eh. Yung pag nationalista ka, galit nga yan sa liberal eh. Kasi pag nationalista ka, nationalistic ang approach mo. Gusto ko Tagalog, gusto ko ganyan. Ang liberal naman, gusto namin pumapasok yung investment dito, yung ganito, para yung mama ng Pilipinas. Yung kilusang bagong lipunan naman na tinatag ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., iba naman yun. Meron silang binabago talaga nila ang Pilipinas. Na naisip ko lang, ano? Trivia. Bibigyan ko kayong trivia kung gano'ng katanda. Noong panahon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr., ang peso to dollar, dollar to peso, $1 is equivalent only to 11 pesos nung time niya. Grade school ako. Ngayon, 1 is 254. Diba? Ngayon, panahon ni BBM. Of course, hindi natin masisisi BBM, inabot na yan ang inflation. Pero ganun, kalakas ang Pilipinas noon, 1 is to 11. Kaya noon yung mga Mickey Mouse watch, SKMI, tsaka yung mga imported namin mga damit, mga lakos, kaya namin bilhin eh. Ngayon, hindi ka na makakabili ng lakos. Kalahin mo, t-shirt, nasa 5,000 pesos. Yung original ah. So, ayun, buti na lang may Temu. Hindi, joke lang. Ayan po mga kabarangay, kung gusto po ninyong i-research kung ano na po ang edad ni Arch Coach, meron na po kayong clue. Pero ayun po, speaking of the elections nga po kanina, nabanggit na po natin yung first key dates sa calendar of activities po ng COMELEC for the national and local elections. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pong calendar of activities for the BSKE. Meron po ba kayong maikokomento tungkol po doon? Well, I think kaya wala pa rin tayong calendar of activities because meron nga po tayong nakahang pa sa both the houses, the Congress, and the Senate na pinag-uusapan pa rin if ma-term fix na ba or ma-extend. Actually, hindi pwede yung term na extension or postponement. So, we'll wait and see kung ano yung magiging result ng kanila pong tinatrabaho sa ngayon. But I believe there will be there will be an answer to all of that at the end of the month. Kasi kailangan mapasa na po na nila yan before pa sila makapag-file. Ayan po. And speaking of yung nga pong mga nakahang pa po na bills na nasa Kongreso at sa Senado pa lamang po ngayon, ayon po sa public hearing ng Senate Bill 2629, which is the setting of term limits, nag-suggest po, ito po yung pinakaabangan po ng ating mga kabarangay para sa episode po natin today, nag-suggest po si COMELEC Chair George Garcia na after 7 years po ang pinakamainam na eleksyon para sa barangay, which is in 2030 po, para hindi na po makaabala sa presidential elections dahil hindi po pwedeng synchronized ang eleksyon sa isang manual at isang automated ayon po kay Chair. Sakalang po pwede masynchronize kung automated na daw po ang BSKE at baka ma-focus sa barangay ang eleksyon kung sabay sa presidential time to prepare, kailangan mahaba po dahil po sa 42,000 barangays na isusulat at ipiprint na balota. Ayan, bago natin pag-usapan, panoodin niyo po ito. Ayan po yung nangyari, para maniwala po kayo na sinabi po yan. Roll VTR. Paano yun? Di justified ngayon kung talagang paghihiwalay yan dahil manual nga yung BSKE, ibig sabihin hindi kailangan na maging 6 na taon. Pwedeng 5 taon. May nag-file ng bill na 5 taon. May nag-file na 4 na taon. May nag-file sa SK ng 3 taon. Pwede pala yun kasi hindi naman masisynchronize na totoo eh.
Yes, ma'am. Kasi pagka po 5 years, 2030 po yung ating next elections. Pagka naman po 6 years, 2031. Kaya lang po 2031 din ang ating midterm elections. So at least po okay po yung 2030 sapagkat that's a year before the next national and local elections. Okay po, na nakikita niyo na po ano. Ang hindi niyo na kita doon, ang sinabi po ni Senadora Amy Marcos eh nako, Chairman Garcia, so mapapa 7 years pa pala kung sakasakaling pagbibigyan natin ng COMELEC na 2030 na lang. Kaya naman sinadjust ni Chairman Garcia na 2030 at magsa 7 years nga sapagkat sa 2029 ang contention nila manual pa rin yung BSKE, presidential, hindi pwedeng isynchronize kasi pinipilit ni Senadora ang isynchronize. Eh hindi nga naman daw. So naiintindihan natin yun. Alam mo, mag-election presidente to senator, automated. Tapos eh, manual tong kabila, hindi pwedeng ipagsabay talaga, no? So hanggat hindi nagiging automated ang BSKE, iiwalay nila yan. Pero hindi naman din pwedeng mauuna yung presidential tapos ito ng BSKE kasi kinakailangan daw, sabi ni Chairman Garcia, which is naniniwala naman tayo, totoo naman. Malayo pa lang dapat, preparado na yung mga printing, yung mga printed ballots para sa BSKE sapagkat mahaba, maraming mga pangalan ang mga tatakbo. At manual po yan. So, ipiprint po na napakarami. So, ang contention nila, para mas madali, 2030, kasi 2031, oops, election na naman. National and local elections ulit. Grabe ngayon naman na ganyan. Sunod-sunod ang election sa Pilipinas, ano? So, yun nga, sinabi nga ni Senadora Amy na naiintindihan din natin. It's about time tapusin na natin ang usapang are at iset na natin. Ang hindi lang nila maintindihan kung 6 years, yung iba 5 years, eto nga, COMELEC, kaysa 2030, baka malamang maging 7 years. Pero kung ganun lang din, Kags Marie, ang pinag-uusapan nila. Eh di sige, pasan nila kung 6 years man o 5 years, pero paglabanan natin lahat sa 2025. Diba? Palagay ko, marami kasing nasa nagko-comment na ayan, sorry, nagalit yung mga nagko-comment. Yung mga kontra sa akin, nagalit. Na dapat 2025 na paglabanan yan, ituloy na lang natin. And I think, Kags Marie, open yung ibang congressmen tsaka senator. Yes, dyan. Actually, there are a lot of reliable sources coming from both houses, the Congress and the Senate, na syempre hindi rin natin pwede na sabihin kasi hanggang ngayon wala pa naman talaga yung resulta. But eto yun mga kabarangay, may mga nagpapaabot po ng kanilang ideas at the same time mga insights sa loob ng Kongreso at Senado na sobrang tagal ng 7 years. That's true. 6 years, actually, marami nang nagre-react na mga kabarangay natin. How much more na paabuti mo pa ng 7 years? Parang sinabi mo na rin na huwag na lang tayo magkaroon ng eleksyon. Oh. Diba? Kasi sobrang tagal po nun, lalo na yung tenure na 7 years, 5 years nga, may mga nagre-reklamo pa. So, sa madaling sabi, mga kabarangay, meron pong mga haka-haka sa loob ng Kongreso at Senado na kung ganito na rin naman katagal ang hihintayin, eh, why not mag-election na lang. Total naman, ang ating pong ginagawa is applicable for the next term. Yan ang aabangan po natin at hihintayin natin kung talaga bang after the term pa nitong mga nakaupo ang implementation. Kasi maraming naghihintay, Kags, regarding dyan na yes, pinag-uusapan siya ngayon, but the effectivity would matter. Pero malalaman po lahat ng sagot na yan kapag once na nagkaroon na ng bicam ang ating pong Senate at Congress. So, question lang ako, Kags Marie. No? Ang ibig mo bang sabihin, Kags Marie, na maaaring mapasa yung 6 years, yes, setting of term? Kasi nga minamadali. Pero ang effectivity, hindi yung ngayon. Paglabanan nyo sa 2025. Yes. Para ma-set nila na, yun na, tapos na, 6 years. Yes, kasi six years, ang sinasabi nga, Kags, na parang kuro-kuro nila is, one, may available funds for the COMELEC for next year election. Actually, nabigay na eh. Diba? So, yun, may allocation na, may appropriation na, tatrabahuin na lang. So, medyo nagkakaroon lang ng hold sa ngayon because of may pinagdedebatihan pa nga na term fixing. Pero, most of the congressmen wanted na yes, i-approve natin yung 6 years. Pero, after na ng
election by next year or at most 2026. Just to give time for the COMELEC to prepare. Okay, so kita niyo na, no, talagang ang usapan na yan, talagang ano, lumalalim, lumulubog, yes, pupunta sa right, nagsisway so, kasi. Marami talagang pwede pang mangyari up to the last minute po na bago sila mag-file. Kasi well, haba, I hope hindi to nagiging political campaign lang, propaganda. Yun lang talaga yung nakikita ko, mga kabarangay, na sana hindi po. Sana magkaroon talaga ng resulta. Para naman kahit paano, maging at peace din po ang ating mga nanunungkulan na mga kabarangay. Kasi they are really after into this bill. Dahil, syempre dito nakasalalay kung ano pa bang mga programa na in the long run na pwede namin gawin. Maraming mga pros and cons kasi kags tong bill na to na maaapektuhan talaga. Well, para sa akin, unang-una, ang haba nga naman talaga. No? Mahabang 7 years. Or kahit sabihin mo 6. Or 5 talaga. Mahaba-haba yan. Second, sana nga yung inuulit ko yung sinabi ni Kags Marina, sana ituloy nila, no? Yung effectivity na lang siguro ang pag-usapan, pero ituloy nila kasi ang dami nang umaasa tungkol dyan. Ayaw din naman ng mga barangay officials natin na kaya elect, biglang mag-election na naman. Or, hindi nila alam kung every election na lang, palagi nilang pinag-uusapan, i-cancel o hindi. Mm-hmm. Diba? Palaging ganyan nangyari. Nakakapagod na talaga. Paulit-ulit. Paulit-ulit lang tayo. So, yung ganung klaseng argument na ipapasa yung setting ng 6 years pero yung effectivity hindi pa natin alam, aabangan natin itong katapusang ng Setyembre. Ang dami-dami talagang pagkakulo-kulo. Gusto na namin talaga, SK May, na bumalik tayo sa tutorial natin. Ano? Oh, anong ginagawa ng sekretary? Pero every week merong, kasi bago, malapit na kasi yung filing. So sabi ko nga, sabi ni Kag, sana totoo yung sinasabi ng ating mga congressman tsaka mga senador. Hindi lang sana nangangampanya to na pinag-uusapan. And I think minamadali na nga. Kaya po ganyan. Ayan po, maraming salamat Kags Butch at Kags Marie. At mga kabarangay, sabayan niyo po kami na mag-abang po sa mga bago pang magiging updates and progress po tungkol po sa ating BSKE pati na rin po sa ating national and local elections. Pero for now, maraming salamat po mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano at ni Kags Marie Formentera Ferrer, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Ito lang, sa barangay tayo. Sa barangay tayo. Ikaw at ako. Sa barangay tayo. Wow. Sa barangay tayo. Ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.